For once, ladies and gentlemen, dito sa kasunod na sumbong ay hindi dumanak ang dugo. Ang dumanak, luha. Kung kayo ay nasa lugar ni Carmina Peláez, talagang luluha kayo. Ang sumbong ni Carmina ay tungkol sa isa sa basic needs ng tao, bahay. Kasi iba po yung surrounding nyo, iba yung hangin, iba yung nakikita may terrace, nakikita nila ibang tanawin. Barong-barong, bungalow, maliit na apartment, two-story house, mansion, to each according to his capacity. Ang importante, a roof over one's head. Ang pamilya ni Carmina ay tubong Makati. Dati silang nakatira sa ancestral house and lot na minana pa ng magkakapatid na Peláez, kabilang ang kanyang amang si Carlos. Isang malaking ano po siya, bahay na may two-story. Sa taas po, bali 3 to 4 family po yung naghahati. Sa baba is more than 5 family yung naghahati. Okay. Pero yun yung pinaka-main house. Tapos dun pa sa likod, sa likod pa meron pang parang bodega na ginawa na rin bahay. Masaya naman, sama-sama. May times na nag-aaway-aaway, parang yung problem na simple, pero dapat kasi may kanya-kanya. Overpopulated sila sa bahay na yon. Kaya't nagpa siya ang magkakapatid kasama ang kanyang ama na si Carlos na ibenta ang nasabing bahay at lupa noong 2017. Pinaghati-hatian nila ang pinagbilhan. Magkakanya-kanya na sila ng bahay. Kahit malaki yung binenta, hindi natin hati na guys, maliit lang yung nakuha nila magkakapatid. Pansamantalang nangupahan sina Carmina sa same street sa Camino de la Fe, extension sa Makati. Nangupahan pa kami 6 months, pangatlong bahay dito. Mm-hmm. Ang taas niya, eh, yung mother ko is bedridden. Mm-hmm. Bedridden siya pero nakaka-stroke kasi. Mm-hmm. Parang half ng body niya is dead na. Sa suggestion ng kanilang panganay na ate, naghanap sila ng bahay sa bandang Rizal. Since ako yung may trabaho na parang stable, na ako yung parang ipapasok sa financing loan. Mm-hmm. So, ako yung pinahanap niya para ako din mag-requirements. So, at that time, nagtatrabaho ako sa Gilis Morato. Mm-hmm. Ano trabaho niyo? Accounting stuff. Nabuo ang pangarap ng pamilya ni na Carmina na magkaroon ng sariling bahay. Ang Rodriguez Rizal o mas kilala noon bilang Montalban Rizal ay puntahan ng mga mahilig mag-hike. Bukod sa malapit ito sa Metro Manila, ilang bundok ang maaring akyatin nila dito gaya ng Mount Pamitinan at Mount Binakayan na talaga namang pawi ang pagod mo pagka nakita mo ang views mula sa tuktok ng bundok. Isa yun sa dahilan kaya hindi na nagdalawang isip si na Carmina at Mang Carlos na dito mismo sa pwestong ito itayo ang kanilang bahay. Mayroon ako ka-office mate, ni-refer niya sa akin yung Metro Manila Hills, Victoria Villas. Una siya nag-sightseeing dun eh, na creepy. Tapos sumunod na week, sinabi niya na itry ko daw. December 2018, nag-tripping sina Carmina, Carlos at dalawang kapatid na lalaki sa Victoria Villas, Metro Manila Hills, Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Nagustuhan niya kasi yung view. Mm-hmm. Ang ganda sa view. Ano siya, overlooking yung view niya. Wala niya sa bundo, yes, yun. Tapos nakita niya yung bahay. Ang ganda nung model house. Mm-hmm. Tapos yun nga, nagustuhan niya talaga yung view. Nag-decide siya na magbayad agad. Mm-hmm. Bandang payment. Gamit ang share sa pinagbintahan ng lumang bahay at lupa. Ibinayad ni Carlos ang 650,000 pesos bilang spot down payment noon ring December 2018. Kabilang sa halagang yon ang reservation fee na 15,000 pesos. Ang pangako sa kanila ng dalawang agents noong mag-tripping sila sa Victoria Villas ay ito.
kung maliis pa down payment daw kami, 6 to 8 months, makakamove in na kami. Okay. May kuryente, may tubig, lahat daw po nakapangalan na sa akin. Okay. Yun po yung pangako niya. Mm-hmm. Then, may kailangan lang kaming pagpatuloy na monthly fee. Mm-hmm. Tapos, after 12 months, i-in-house na daw po kung hindi ko maipapasok na sa bank financing or LTV. You wanna bet kung natupad ang pangako ng agent? Wag na, matatalo kayo. So after yung spot down payment, then 2019, nagpatuloy po yung monthly amortization ko po na 25,000. At saka, ang ganda po ng usapan nila sa Roland, saka ng father ko, kasi tinur niya pa nga po sa Victoria Tower, yung bago po sa may kamangin. Tinur niya pa yung father ko sa mga condominium. Kaya tuwa sa kanya yung father ko, kaya tiwan-tiwala po. Bumilib sila sa salita ng mga ahente na makalipat sila sa bagong bahay in 6 to 8 months. It was a dream that they wove around the word of the sales agents. Madalas na binibisita ni na Carmina ang site ng kanilang dream house. Pero kada punta nila, nag-visit kami ng mga siguro April. Mm-hmm. Yung kung ano yung dinat na namin nung nag-treating kami, ganun pa rin po yung nadat na namin. Ano yun? Mula 2019 hanggang 2020, wala silang nakita ang itinatayong bahay. Ang nakita nila ay ang tumatayo na nagtataas ang mga damo. Damuhan pa rin po and puro bakanting lote lang po. Mm-hmm. Yung buong block namin, ma'am. One can just imagine how their hearts broke each time they visited. Walang bahay, puro damo. Matataas na damo. Lagi ko po talagang binibisita yun dahil gusto ko na siya ipagmalaki na ito na yung bahay namin. Pero lagi kami pagpupunta doon, nadidismaya lang po kami. Mm-hmm. At saka ang layo-layo niya man para bisitahin namin mula dito. Bumotorin lang namin. Mm-hmm. Tapos pagdating mo doon, nakikita mo ganito lang ang nakakapagod kasi ganyan na yung madadat na yun. And take note, naka-priority list pa raw sila. Pangalawa sila sa listahan. At any rate, hindi nagsawa sina Carmina sa pagbisita tuwing bibisita, excited pa rin sila. So, nag-rides kami, tatlong motor, ampas kami ng ate ko, tsaka yung isang ampas pamangkin ko, pumunta kami doon April this year. Mm-hmm. Ang pagdat na namin is, yun nga, puro sahig, yung buong block na yun, puro sahig lang po. Mm-hmm. Sahig, tapos po ang pundasyon niya is bakal pa lang, walang pader. Mm-hmm. Ano naman ang reaksyon ng kanilang tatay? Actually po, nagsisinungaling po kami. Mm-hmm. Ayun po, nagpumura kasi siya eh, pag ano eh. Nagpumura siya pag sinasabi namin, wala pa yung bahay. Mm-hmm. Ang tinuturo niya yung ibang bahay, amin daw yun. Mm-hmm. Inaangkin niya na yung iba. E di, yun, sinasabi na, nag-agree na lang ako. Sabi ko, yun na yun. Kasi nga pinag-follow-up niya, gusto niya na talagang makalito. Unfortunately, ang tatay at nanay ni na Carmina ay hindi man lang nakatumtom sa kanilang dream house. Yung mother ko po, kasi nga stroke na siya. So, yung huling stroke niya is hindi na mild. Talagang stroke po na matindi sa brain. Ito lang po March 25, 2021. And sa father ko ngayon, ito lang po July 10. So, sobrang sama ng loob ko. Yung bahay na yun, nakalaan yun para sa kanila. Tapos ngayon, hindi man lang nila natirahan. Eh sila po yung gusto namin malipat doon. Kaya din po namin pinili yung bahay na yun kasi may terrace. Hindi po komportable dito kasi syempre ito lang po yung nakikita niya. Buong pandemic, ito lang po yung nakita nila. Di sila lumalabas. Narito si Karen Alvarez para sa ilan pang detalye ng kasong ito.
Salamat Kuya Mon. Halagang 3.1 million pesos ang kabuuang presyo ng dream house nila sa Rodriguez Rizal. 1,048,856 pesos na ang kabuuang nababayad din na Carmina mula noong December 2018 hanggang June 2020. Kasagsagan na ng pandemya, bayad pa rin sila ng bayad ng monthly amortization na 25,000 pesos. Ang problema, nag-stop ng work. Kasi na, ang nature ng business ng pinapasokan ko is bar and cocktail, bar lounge. So mga June, in-stop kami, so hindi tayong budget. Kahit nag-stop payment, patuloy ang pagpa-follow up ni Carmina sa status ng construction ng kanilang bahay. Hanggang nitong 2021, umabot na sa 400,000 pesos ang dapat bayaran ni Carmina kasama na ang penalties. July 31, 2021 nang makatanggap si Carmina ng email mula sa developer. Canceled na ang kanyang account at ang masaklap, hindi rin daw po ako qualified for refund. Parang hindi ko daw po na-reach yung certain percentage ng payment na kailangan. Mm-hmm. So, ano daw mangyayari sa perang binayad mo? Forfeited daw po, wala na. Pwede na daw po ibenta sa iba yung unit. Dahil dito, nagsumbong na sa amin si Carmina noong August 2021. Ano ang pangalan ng na developer na pinagkatiwalaan ni na Carmina? New San Jose Builders Incorporated. Repeat, New San Jose Builders Incorporated. Mga, what's with you? Kung gusto nyong magnegosyo, play fair. Kuya Mon, ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng Region 4A, may license to sell ang New San Jose Builders Inc. sa Metro Manila Hills, Rodriguez Rizal since May 9, 2018. Fine. Ibig bang sabihin, lisensyado na rin ang New San Jose Builders para manloko? Friends, hindi ito unang pagkakataon na nakatanggap kami ng reklamo laban sa developer na ito. Go search the internet. Sandamukal ang negative reviews at komentaryo laban sa kanila. Nakausap namin si Engineer Elia Adora, Supervisor ng After Sales Department. Kapag naging qualified na siya para i-request yung construction, okay, doon po siya magsisimula, ma'am, which usually happen kapag na-fulfill na po yung down payment or 10% ng ano ma nang naibayad po. Mini engineering kasi ma'am, iba lang, ibang yes, magkaibang department. Hindi namin siya hawak. Pero pag na-receive naman namin yung request, in-endorse namin sa kanila. So, diretso yun ma'am, tuloy-tuloy. Nag-uusap sila ulit ni accounts management kung ano ma'am yung patutunguhan ng pagbuhay ng account. At sa kabilang dako naman sa status ng bahay ma'am kami, bibigyan namin siya ng detalye kung paano yung magandang ano ma'am, paraan para mag-expedite yung bahay. Pinupunta namin si Carmina sa opisina ng New San Jose Builders sa Victoria Towers, Panay Avenue, Quezon City. May nirecommend sila sa akin na ibang way, moratorium daw. I-request ko daw kay After Sales. Eh ayaw i-approve ni After Sales since nasabi nila moratorium. Ano ba yung moratorium? Ayun nga, i-zero-zero lahat yung balances. Tapos magbaback to ano ko, payment ang monthly. Eh ang sinasabi ni After Sales, paano daw niya i-moratorium, i-close na yung account ko. Ayaw nila magkasong yung dalawa. Isa sa mga opisyal ng New San Jose Builders ang hindi sang-ayon sa trato ng kumpanya kay Carmina. Ikukubli namin ang kanyang identity para mapangalagaan siya. Ayon sa kanya, may policy ang developer na kapag naka 20% down payment na ang buyer, dapat nang simulan ng construction ng bahay. Sinilemo kami yan sa sales na talagang about 10% down payment po will start the construction po ng unit. Wala din akong makita reason bakit hindi nila pwede magbigyan. Simple na naman ang hinihingi ng tao, hindi naman siya nagpaparipat or anything. Sabi ko, even though, kasi sila sa
atin yung patitidol ng continuous payment. Eh. Ano, continuous payment because she has a reason. Pandemic talaga. Kita. Mm-hmm. Diba? Para siya niluloko, parang gano'n, na wala namang itinata. Yun, oh. Nagpasya na kaming bisitahin ang mismong site sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Kuya Mon, same old, same old. Walang nakatayong bahay sa block ni na Carmina. Ang walo po sa kanto mula doon. Yo. Bilangin natin. Ito. Bilangin natin. Ito nga sa inyo, tumbato. Kung ano ang nadatna ni Carmina noong January 2021 ay ganun pa rin ngayon. 8 months after, may makapal na semento, mga bakal. Bumalik sa alaala ni Carmina ang yumao niyang tatay at nanay. Kung nakalipat sila, mas komportable sana yung paggalaw nila. Maayos sana yung siguro buhay pa sila. Bago mag-pandemic, kung nalipat ko sana sila. Ayun ang view na sinasabi ng tatay mo na nagugustuhan niya. Kasi ganun ang mahalik. Walang ingay. Malamig po sa hapon, sa gabi, dahil nga po punong-puno ng mga halaman. Ganito sana ang magiging itsura ng bahay ni na Carmina. Papunta na kami ngayon, Kuya Mon, sa Engineering Department ng New San Jose Builders Inc. na malapit dito sa site. Sa ito po ba yung engineer? Tinanong namin ang inabutan naming engineer, si Engineer Fernando Acuzar. Bakit inabot ng ilang taon ang bahay ni na Carmina at hanggang ngayon ay drawing pa rin? Gano'ng katagal po ba talaga usually yung construction ng bahay? By priority kasi meron kaming bank financing. Ang bank financing kasi ma'am, ang pinapatarget sa amin 3 to 4 months. Paano ba nakaka-represent usually yung order na ito yung sisimulan mo? Sa taas. Ano sa taas? Yung sa after sales, tapos yung dun sa... Pero sir, kahit sa pandemic, simula ng 2020, tuloy-tuloy naman ang construction. Tuloy-tuloy, pero nag-slow down. Okay. Pero hindi mo masasabing na totally nag-stop? Hindi naman po. Hindi naman pala natigil ang construction kahit nagpandemya. Inasaan ang bahay ni na Carmina? Muli naming kinalampag ang New San Jose Builders. Sabi ng assistant manager ng accounts na pa-hold na nila ang papeles ni Carmina para hindi maibenta sa iba ang lote at bahay niya. Nag-offer din sila kay Carmina ng amicable settlement. Sumang-ayon si Carmina. Now, for the million-dollar question, kailan makalipat sina Carmina sa bahay? Wala pa ring linaw. Pero hindi na kasing labo noon. Pero ano ang parang final na napag-usapan niyo? Ang pangako ni After Sales is since nire-recommend nila ako na ibang financing ko para daw po 3 to 4 months is ma-turn over na sa kanyang bahay. Dapat na silang mabigay na time frame. Yeah, sa Friday is i-update ako ni After Sales na regarding naman sa may kakausapin daw siya sa Pag-IBIG Financing para daw po magtutulungan si After Sales kasi Pag-IBIG Financing para maparush yung unit ko. Sa ngayon, wala pa rin klarong petsa kung kailan magkaka-move in sina Carmina. Sa mga kababayan natin na nais magkaroon ng sarili nilang bahay, huwag magpadala sa mga mabubulaklak na salita ng mga ahente ng mga developer. Sa ngalan ni Ramon Tulfo, ako po si Karen Alvarez para sa Isumbong Mo kay Tulfo. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.